Guys, ayan, fourth visit na namin kanina. So, pumunta na rin yung neuro doctor doon to check Hines. Pero, sabi niya na much better kung asa na lang si Doc Adonis, yung doctor talaga namin. Doon namin i-confine si Hines. Kasi case daw ni Doc yun. But, okay, naisip ko na lang na okay na rin na at least medyo stable si Hines ngayon na kaya niyang bumiyahe. So, sabi ni Doc Adonis, para hindi kami gumastos, i-discharge namin si Hines. And then, i-admit na lang kung saang hospital siya affiliated. Or saan siya nag-clinic or what. Stable si Hines ngayon kasi sana may improvement sa kanya. Kasi parang feeling ko na yung gamot lang kasi nagpapa-okay sa kanya. Sana improvement and so sana may improvement ganyan. And sabi nga nila mama kanina, tiwala na lang tayo. Tiwala na lang tayo kay God. Kasi mahirap naman yung sabi-sabi sa'yo na na-trust tayo. Tapos, sa mind natin, parang hindi siya tugma. O ang dami natin iniisip. Pero, sa totoo lang kasi guys, alam ko lang na sa itsura ni Hines, kahit na stable siya, alam ko na lumalaban siya. Lumalaban. Kasi marami siya support system every day. Ayoko rin naman na i-entertain kung ano may nasa isip ko na negative or what. Ano naman tayo. Lagi naman ako naiyak. Pasensya na guys kasi emotional talaga ako ngayon. Kasi ang daming fears and worries pero I don't want to entertain it talaga. Tapos kanina si Hugo yun, dito kami sa kumakain kami kanina. Ay! You look like a girl. Kumakain kami kanina. Kausap ko yung doctor sa mga nurse. Siguro naintindihan niya. Bigla na lang siyang umiiyak. Nakita niya na amista daw. Thinking about Tad. Ayoko naman itago rin. Gusto ko siya maging relax. Pero I know na matured si Hugo. Hindi siya pwedeng ano-anohin. Alam mo yun. Pero sana mahandle niya ng mabuti. And yun na nga. Kita ko kay Hines na nahirapan din siya kahit papano. Kasi nga, syempre nga naman, for sure, dami niya rin worries. Lalo na ICU siya. Kasi nga, kahit groggy siya, talagang sabi niya, nasa ICU ka ako, pagkano dito, isip niya yun. Yun pa talaga na, hindi niya matandaan yung day na yun. Pero naisip niya talaga, sa ICU siya. Kanina, nakita ko siya, masaya naman siya. Gising. May pag-conversation, ganyan. Pero kasi, kilala mo yung isang tao kasi, di ba, lalo pag-asawa mo, alam mo eh, ramdam mo rin na alam mong kahit okay siya, wala siyang nararamdaman. Alam mo na, he's trying his best to be strong. Yun eh. So, yun nga, guys. Syempre, diba? Try niya yung best niya ito kasi yung go, guys. Pero, at least, he's trying naman. So, pero sabi ko nga, ayoko munang i-entertain anything na napapasok sa isip ko. Ayun. Sabi nga, mama, yun nga. Huwag daw tayong, yun nga, guys. Ito kasi sila, guys. Ayun nga, nakalimutan ko na, but alam ko na tinatay niya yung best niya na kahit na nahirapan siya. Pero sabi nga nila, mama, as long na hindi pa natin nakakausap si Doc Adonis kung anong plan or whatsoever, antay na lang. Pero syempre, tao lang tayo, guys. Pagod lahat.
hindi mo talaga may iwasan minsan mag-isip, diba? And ready na yung sarili mo kung ano man mangyari. Di naman sa nagpapaka-negative tayo or what, pero sabi ko nga sa in-laws ko, ako ready naman ako whatever happens ko, ano talaga yung plan ni Lord. Naawa lang ako sa anak namin kasi grabe, isip ko lang si Hugo talaga. Pero yung anak namin ngayon, medyo ano siya, mainit yung ulo, impatient ng sobra, medyo nagtatantrums minsan. Which is naiintindihan naman namin kasi may nararamdaman din siya. Pero sana maging okay talaga. So naiintindihan din naman namin siya na nagtatantrums, iba yung mood niya. Kasi nga, pero ako, inayaan ko siyang mag-iyakan kami kanina. Kasi gusto ko ilabas yung feelings niya. Ayoko nang kinikim-kim niya, guys. As in, na sinabi ko na, sabi ko kay Hugo na alam mo naman na andyan si God, diba? Siya lang yung makakapag-heal kay Dad. Maniwala tayo sa miracles ni God, sa promises niya. Magtiwala lang tayo na may miracles talaga. Kaya guys, malaking tulong yung prayers niyo talaga. Please, please pray for us. Dahil lang kapag nakita nyo to, guys. So, yun yung update ngayon. Sabi ko nga, kahapon, parang okay na ako. Masaya na kami. Nakatulog ako kahit papano. Kasi alam namin na nagising siya. Ganyan. Pero, ito na naman. Another transfer. Tapos, di natin alam kung ano yung plan ni Doc Adonis. Pero, naisip ko na lang na as long na wala pa ako nakukuhang word from Doc Adonis, huwag muna ako mag-iisip kasi alam ko naman na kaya niya. Sa experience niya, tiwala ako at the fact na na-meet namin siya at okay naman siya, guys. Tiwala kami sa kanya. And may purpose kung bakit siya yung na-meet namin. Yun na lang. Pagkakatiwalaan ko na lang, hold ko na lang yung ganong scenario. But for now, gusto ko na magpahinga. Tulog. Kung makakatulog ako, sana makatulog ako. At excited na ako makita si Heinz tomorrow at makita rin ni Hugo si Heinz. Kahit na ilang minutes lang bago siya mag-transfer. Kasi sobrang miss na na yung daddy niya. As much as possible, gagawin ko mapakalma si Hugo. Maging happy siya, malibang. Para happy naman siya, guys. Or malibang. So, hirap, kapagod. Parang hindi mo alam kung... ano mangyari bukas? Kalawang bukas, soon na bukas, next week. Pero, deal with it na lang. Wala eh. Hindi natin alam. Hindi natin alam yung future, hindi natin alam yung plan ni Lord. So, sabi ko na nga na, fine, deal with it na lang. Go with the flow. Wala naman tayong choice. Kundi labanan na lang at magtiwala na lang talaga. Kaya guys, thank you sa prayers nyo. Maraming pong salamat. Good night.